sama-sama tayong magiging sasaki! Bago sa saksi, inilipat na sa Bilibid si Cedric Lee ngayong gabi. Maasa siyang mababago pa ang sentensya sa kanya para sa kasong serious illegal detention for ransom. At habang nasa NBI Quezon City pa kanina, na high blood si Lee. Saksi si John Consulta. Sa exclusive video na ito nakuha ng NBI, makikita ang pagsundo nila sa negosyanteng si Cedric Lee sa isang lugar sa Mandaluyong kagabi. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang nanguna sa pagsundo kay Lee na nakipag-ugnayan daw sa kanila matapos makatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng aktor at TV host na si Vong Navarro laban sa kanila ni Denise Cornejo at dalawang iba pa. Mas minabuti ko na sumurrender at magpa-detain muna pending our appeal para mas nakakapag, mas peaceful kami at mas nakakapag-plano kami ng mabuti. Dala tayo ng ano, sa taas na yung photo tsaka doktor. Pagdating sa NBI Quezon City, isinailalim sa booking procedure si Lee. At dahil nagrehistro ng mataas na blood pressure, isinalang si Lee sa mas detalyadong physical examination kaninang tanghali. As of today, 12:20 in the afternoon, no, kumuha kami ng vital signs kay Cedric Lee. And the latest vital signs is hypertensive at 180 over 100 millimeter mercury. Tachycardic, mabilis ang tibok ng puso, 107 beats per minute. Medyo mataas, mataas talaga siya definitely, pero manageable natin. Naniniwala naman daw si Lee na magbabago pa ang sentensyang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong na ipinataw sa kanya at iba pa niyang kasama. Wala naman talagang illegal detention na nangyari. Diba, the most nagkasakita, nagkabugbugan, dahil nang rape siya, hindi naman dapat masintensyahan ng life imprisonment. Nauna nang giniit ng abogado ni Navarro na ang Korte Suprema na ang nagsabing walang ebidensyang may nagawang krimen si Navarro para i-detain siya ng grupo ni Lee. Kanina, pumunta mga taguan ng NBI sa Taguig City Hall of Justice para sa return of warrant. Naglabas naman ng commitment order ang Taguig RTC para dalhin si Lee sa New Bilibid Prison. At kanina pasado alas 8, tuluyan na siyang nadala sa Bilibid. Nakakulong na sa Women's Correctional si Cornejo at sa Bilibid si Simeon Palmaras habang hinahanap pa rin ang kapwa nila convicted na si Ferdinand Guerrero. Kami ay nananawagan kay Ferdinand Guerrero na gumaya na siya kay Cedric Lee, na sumuko na siya at para maumpisahan kung ano man ang magiging legal na proseso sa kanilang kaso. Kasi walang mangyayari kung tayo ay parating nagtatago. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mag-100 milyon pisong halaga ng umano'y shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga City at Davao City. Sa pinakamalaking drug buy bust sa Zamboanga Peninsula, nakumpiska magit 145 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga. Apat na suspect ang arestado. Ayon sa isa sa mga suspect, nadamay lang siya. Hindi nagbigay na payag ang tatlong iba pa. Sa Davao City naman, mayigit 5 milyon pisong halaga ng umano'y shabu ang nasamsam. Timbog ang suspect na isang high-value target. Ayon sa isa sa mga suspect, hindi kanya ang droga na iniwan lang daw sa kanya. Pagsisigaw cellphone na napabaya ang nakacharge. Ilan niya sa mga tinitingnang sani ng magkakaiwalay na sunog sa Samal Island, Masbate at Camarines Sur. Saksi si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, One Mindanao. Nabalot ng takot ang ilang residente sa Samal Island sa Davao del Norte nang biglang may putok saksagsagan ng sunog doon. Isang residente ang umakyat pa sa bubong. Limang bahay ang nasunog. Wala po kong kabalo lang, sir. Kaya pag uli na po, ugdaw na yun. Kaya nakitlan sa pumangod, nagsilaob na yun sa banda sa tubangan, sa pitas kwarto. Si Charlie nagpasalamat naman na ligtas na nakalabas ng kanilang bahay ang anak niyang maliit pa. Yan ba ito? Pag-abot na mo dito, sige pangita kay basig. Naman sa ba, basig ako kabalo, basig nakatulong. Asa ba nga, basig natatanggong ba kay tungod sa kakusok sa kalayo? Dalawang aso ang nasawi sa sunog. Limang pamilya ang tumutuloy muna sa meeting hall ng barangay. Electrical short circuit ang tinitingnang sanhi ng sunog. Iwasan yun na ito no, nga kaning mga
electrical illegal electrical connection kaning octopus wiring connection. Sa Masbates City, nasa 10 bahay ang napinsala ng sunog. Nadamay pa ang 2 classroom ng isang pampublikong paaralan. Mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng pinsala. Ayon sa BFP, posibleng cellphone na napabayaang nakacharge sa isa sa mga nasunog na bahay ang pinagmulan ng apoy. Forest fire naman ang sumiklab sa Naga City sa Camarines Sur. Napinsala ang bahagi ng protected area sa Mount Isarog. Posible rin daw na pagsisiga ang pinagmulan ng sunog sa loob ng provincial capital ng Camarines Sur. Natupok hanggang 10 metro ang Pili Grove at may nadamay pang 2 Philippine Cobra. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Pati mga nag-aalaga ng bangus apektado ang kita dahil maliliit ang mga bangus na nahahango nila sa gitna ng matinding init. Para masaka na may online class o di kay work from home, eh paano nga ba maiwasan ang pag-overheat ng mga gadget? Ating saksihan. Sa sobrang init kanina, isang lalaki ang nahimatay habang naglalakad sa EDSA sa Quezon City. Nirespondehan siya ng mga taga-MMDA. Ayon sa PAGASA, 25 lugar ang nagtala ng Danger Level Heat Index. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan, kung saan apektado na ng mainit na panahon ang ilang bangus grower. Nalulugi na raw sila dahil sa maliliit na size ng bangus. Kung di na lumalaki, ano? Sobrang init. Sa Batangas City, ilang mangisda ang hindi mo na pumalaot dahil sa sobrang init. Natatamad sila eh, wala naman siyang mahuli. Kasi na baka, maestrong na kayo, mahabang napalaot sila. Sa datos sa Department of Agriculture, mahigit 33 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng pangingisda. Mahigit 2,000 mangingisda ang apektado. Naglabas na rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng Orasio Imperata para sa ulan. Mahigit 7,000 paaralan ang nagpapatupad ng alternative delivery mode dahil sa sobrang init. Suspendido rin ang face-to-face classes ng 9 gulong na si Spark. Kaya sa bahay inaaral ang mga ipinapadalang educational materials ng kanyang teacher. Tablet ang gamit niya na kung minsan ay umiinit. Tinuturn off ko na lang po, tapos laro na lang po ako ng room, pero hindi po sa cellphone. Chin-check ko from time to time kung hindi na po mainit. Ayon sa IT expert na si Art Samaniego, parang tao rin naiinitan ng mga gadget. Depende sa kalidad, merong mas mabilis mag-init o higit pa. Pag nagsimula na itong maghang, pagkatapos naramdaman mo nakakaiba yung pagbagal niya, isa sa mga reasons niyan, nag-overheat na siya. Yung mga mumurahing cellphone, pag chinarge mo yan, tuloy-tuloy pa rin kahit fully charged na siya, meron pa rin power. Kaya delikado to, pag nag-overheat siya, pwedeng sumabog yung mga telepono. May mga cellphone din kapag nabilad sa init ay kusang humihinto ang function at nagbibigay ng babala na kailangan muna nito mag-cool down bago ito magamit. Yung direct sunlight, killer talaga yan ng mga electronics. Pwedeng i-off mo muna o pwedeng pagpahingahin mo muna. Tanggalin mo yung mga casing. Kasi pag may casing ka, gaya nito, pwede siyang mag-cause ng heat. Diskarte naman ng isang call center agent na work from home, pagpapahangin ng 2 electric fans sa laptop na may higit 8 oras ang ginagamit sa isang araw. Nakapatong din ito sa stand o bracket para hindi masyadong uminit. Tamang diskarte raw ito ayon kay Samaniego dahil umiinit ang battery at CPU ng laptop. Huwag kang gagamit sa mga soft na surfaces gaya ng unan. Kasi pag nilagay mo yan sa unan, mabablock yung airflow niya kasi meron yung blower. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Oil price rollback muli ang inaasahang ipatutupad sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng hanggang 70 sentimo kada litro ang bawas presyo sa diesel at kerosene. Habang ang gasolina naman, posibleng may kaltas na hanggang 45 sentimo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nakaapekto sa presyuhan ang inaasahang posibilidad na magkaroon ng ceasefire sa gera sa Gaza, interest rates sa Amerika, at tumataas na oil stocks doon. Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs kung maaaring basihan ng panibagong diplomatic protest ang pang-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Saksi, sina Chino Gaston at June Veneracion. Pwersa ng water cannon na kayang yumupi ng bakal at ayon na rin sa PCG,
posibleng fatal o nakamamatay ang tumama sa BRP Bagakay at BRP Dato Bangkaw sa Panatag Show. Pati ang ating watawat, tinamaan ng balakas na buga ng tubig. Doon sa question na flag ba talaga ang intentionally na tinatarget ng People's Republic of China? Well, we can probably say na that would be possible. Matapos maglabas ng pahayag kahapon na dapat umalis na sa Panatag ang mga barko ng China, sabi ngayon ng DFA, pinag-aaralan nila kung maaring maging basihan ito ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Woo! Pasok! Pinag-a! Dahil sa harassment na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kasama na ang pinakahuling insidente sa Panatag Shoal, 153 diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. The protest signifies our position, tells them that we are not happy with what's happening in the waters. The more important thing is it is a legal document. Sa isang pahayag, sabi ng Chinese Embassy, nilabag ng kasalukuyang administrasyon ang anilay special arrangement ng 2016 na hindi dapat lumapit ng 12 nautical miles sa Panatag Shoal ang mga barko ng AFP, PCG, at iba pang government vessel at aircraft. Sagot dyan ng DFA. I think we should put an end to this issue of special agreements. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ is undertaking dangerous actions, aggressive actions against our vessels. Dahil sa pagwa-water cannon ng China, nasira ang railing, canopy at iba pang bahagi ng BRP Bagakay. Tinanggal din ang nasirang silungan sa likod ng barko at niligpit din ang nagkanda pira-pirasong bubong. Pinutol ang kaliwang top railing ng barko kung saan nakalagay dati ang LED signaling system. Pero hindi pa raw yan maituturing na direktang pag-atake batay sa Rules of Engagement ng Armed Forces of the Philippines ayon sa Philippine Navy. Ibang usapan na raw kung may Pilipinong mamatay dahil sa water cannon. They understand our ROV. O sila, all actions below actual conflict. Ika nga sir, asaran, tikunan. Oh, babangga, babangga! Those water cannons could kill. Ang tao madaling mapatumba, lilipad ka dyan. Kung pagkaano mo nahulog ka sa dagat o nakuntog ka, it could be fatal. Actions like this increase the room for miscalculation. Mm-hmm. That there will be unintended consequences pag merong malubhang masugatan. Nauna ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayon daw kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, maaring ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Amerika kung may Pilipinong serviceman na mapapatay sa pag-atake ng isang foreign power. Nang kumpirmahin ito mismo kay Austin, hindi niya direktang sinagot ang tanong pero tinawag niyang irresponsable ang ginawa ng China. You know, we've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen where Filipino crews are put in danger, where you know troops, sailors have been injured and property damage, that's irresponsible behavior and it disregards international law. Kasama ni Austin sa Honolulu, Hawaii, si Philippine Defense Secretary Gibo Chudoro. Ang sabi niya, kadilang isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga sundalo. We are very conscious of the fact that we need to assert our rights but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force, which is the principal actor in the area. Ayon kay Austin, kabilang sa pinag-uusapan ang dagdag na maritime exercises sa pagitan ng Amerika, Pilipinas, Australia at Japan para sa seguridad ng Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon ang inyong saksi. Mag-relax to the max sa isa sa mga isla sa Bicol na perfect para sa camping. Happiness naman ang hatid ng Somerset 2024 sa mga turista at residente ng Samal Island.
Makibiyaheng saksi kay Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balik ng Bicolandia. Should you get stranded sa Samal Island? Don't fret! Dahil sing init ng panahon, ang init ng iba't ibang activities para sa Summer Saya sa Isla 2024. Ang Summer Saya, so much ang saya dahil sa nakabang na tatlong bagong pista na sorpresa ng Samal Island LGU. Sa pagsisimula ng Summer Saya 2024, magkakaroon ng ihaw-ihaw food bazaar at live band. Inaabangan naman ng mga residente ang binibining igakos. Bida rin ang talento ng mga Samalenyo sa sand sculptures sa Kaputian Beach Park. This is to showcase Samal Island, not only as a tourist destination, but of course to showcase our mga kultura sa Samal Island. From Samal, we go to Bicol. Sa Siete Picados, o ang pitong isla sa bayan ng Mercedes Camarines Norte, may chill at relaxing na destination, ang isla ng Apuaw Pequeña. Perfect sa mga mahilig mag-camping. Pangunahing bentahin ng isla para sa campers, ang sariwang hangin at mga puno ng agoho sa paligid. Paalala lang ng lokal na pamahalaan sa mga turista, maging disiplinado at responsable. Hindi pa rin mawawala sa mga patok na beach destination ang Bohol. Magbabad sa araw sa isla ng Panglao, ang Alona Beach, irresistible pa rin sa linis ng tubig kahit inaayos ang lugar. Sa ilalim ng rehabilitasyon, inalis na muna ang mga upuan at tindahan malapit sa dalampasigan. Bawal din muna ang fire dancing activities, dive boats at island hopping boats sa shoreline. Bahagi ang mga ito ng pagsisikap ng Panglao LGU na mapanatili ang angking ganda ng Alona Beach. Nindot magunang ang atong tourism anhion tungod kay nakita nila na ang atong kadagatan, atong mga kabundunan limpyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Sasagutin ng Kingdom of Saudi Arabia ang pagpapaopera sa conjoined twins mula Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa ina ng kambal na isang taong gulang, ipinanganak na magkadikit ang tiyan at magkasalo sa iisang atay sina Akisa at Aisha. Isang Saudi Arabian national na leader ng Islamic Foundation ang tumulong daw sa kanila na maipabot ang hiling sa gobyerno ng Kingdom of Saudi Arabia para tulungan mapaghiwalay ang kambal. Inaprubahan naman ito ng kanilang hari. Ayon sa ambassador ng Saudi Arabia sa Pilipinas, sasagutin din ng kanilang gobyerno ang pagpunta at pananatili doon ng kambal at kanilang kaanak. Kanina, nag-host ang embahada ng Saudi Arabia ng reception para sa Saudi medical team at miyembro ng delegasyon mula sa King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Sa Linggo, ibabiyahe ang kambal sa Saudi at ikinatuwa at sinusuportahan naman ng Department of Foreign Affairs ang pagtulong ng gobyerno ng Saudi Arabia. Mga kapuso, kahit mainit, may chance rin ng ulan ngayong weekend. Easterlies o yung mainit na hangin ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Bukas, nasa 47 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius sa Aparik, Cagayan at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Puerto Princesa, Palawan, Birak, Catanduanes at Pili, Camarines Sur, asahan ng 44 degrees Celsius. 43 at 42 degrees Celsius naman sa 22 pang lugar sa bansa. Magpapatuloy po malinsang ang panahon hanggang sa Linggo. Sa Metro Manila naman, abot po yan sa 41 hanggang 42 degrees Celsius. At base sa datos ng Metro Weather, may chance na ulan bukas ng hapon at gabi sa Visayas at Mindanao. At halos ganyan din sa Linggo at may pag-ulan na rin sa Bicol Region, Mimaropa, Ilocos Region at Central Luzon. Mababa naman ang chance na ulan sa Metro Manila pero mag-monitor ng advisories sakaling magka-localized thunderstorms. Handang humarap sa korte ang showbiz columnist na si Christy Fermin kasunod ng reklamong online libel na inihain ni Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa kanyang programa, sinabi ni Fermin na wala pa silang kopya ng reklamo. Gayunman, iginagalang daw nila ang karapatan ni Bea na magsampa ng anumang kaso
Pero hindi raw ito magiging dahilan para pigilin ang kanyang malayang pamamahayag. Wala pang direktang pahayag si OG Diaz. Di direktang tinukoy pero sa isang post sinabi niyang makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Bukod kay Fermin at Diaz, inireklamo rin ni Bea ang co-host nila sa kani-kanilang online show, pati na ang isang netizen na nagpanggap umanong malapit kay Bea. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas o sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.